Isa ka rin ba sa mga mananampalatayang laging tumatawag sa Diyos ng Panginoon, Panginoon? May paalala sa iyo ang Diyos ngayon. Magandang buhay mga kapanalig! Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataon upang makapagpatotoo sa ating pananampalataya. Araw-araw, inaniyahan tayo ng Panginoon na isa buhay ang Kanyang salita na ating napakikinggan at napagninilayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang ihanda na natin ang puso at isip sa pagpapahayag ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa mga alagan, "Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay, sapagkat itinayo ito sa batuhan. At ang sino mang nakakarinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, at bumagsak ang bahay at kay laking kapahamakan." Ang matibay na gusali, nakasalalay sa matibay na pundasyon ito. Alam natin na kung sa pagtatayo ng gusali, gagamitan natin ito ng mahinang materyales, tiyak na marupok ang gusali. At madali itong maitutumba tulad ng lindol. Gayon din naman sa ating buhay pananampalataya. Katulad din ng pagtatayo ng gusali. Kung hindi natin naturuan ng mga kabataan sa ating buhay pananampalataya at pag-ibig sa Diyos, mahina ang kanilang pundasyon dito. Wala silang kakayanang makita ang mahiwagang pagkilos ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok ng buhay at madali silang madepress at panghinaan ng loob. Kung mapapansin natin ngayon, maraming mga Kristiyano ang hindi nabatid o alam ang katuruan ng pananampalataya. Bakit po kaya? Siguro dahil maingay na ang mundo natin ngayon. Maraming distractions katulad ng pagiging babad sa social media at online games. At marami na ang takot sa katahimikan, lalo na sa mga kabataan. Kapag nag-long travel o nag-aantay sa pila, lagi nakapasak ang earphones para makinig ng music at manood ng videos. Walang panahong maglaan ng sandaling katahimikan para makipag-usap sa Diyos. Mga kapanalig, tanging ang katahimikan ng ating puso nangungusap ang Diyos. Hamon ito sa ating lahat na sa gitna ng maingay nating mundo ngayon, makapaglaan tayo ng ilang sandaling araw-araw na pananalangin, magbasa at magnilay ng salita ng Diyos. Nang sa gayon, makatugon tayo sa hamon ng Ebanghelyo, maisa puso at maisa gawa ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po ako makapagpatotoo sa aking pananampalataya, sa salita at gawa. Sa tulong ng Banal na Espiritu, hubugin mo po ako sa iyong pagmamahal na maging daloyan din ako ng pagmamahal sa aking kapwa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa kabila ng ating kabisihan ngayong Kapaskuhan. Pagdating ng mananubos, laging paghandaan.